Magandang araw mga ka-road trip. Papakita ko sa inyo ngayon yung liha na ginagamit ko sa pagkikinis ng mga tinaylas. Ito, pakipukustar. Ito yung liha. Ang loob niya, tela. Merong mga liha na nabibili, papel ang loob. Hindi pa pwede yun, madali siyang madurog. Kailangan tela yung ilalim. So, ito, ito nyo. So, bago ko sa inyo paliwanag kung bakit kailangan yung tela na yan. Shoutout muna tayo kay Alvin Balot. Pakipocus card. Si Alvin Balot na ubutan na niya ba ang kaibigan ko, pero mabait. siya ang isa sa mga nagtuturo sa akin kung paano patagboy ng maayos ang business at yung mga ibang sikreto na pagkikinilas. Shoutout din kay Javier Gabara ng Bacoor, Cavite. Magandang hapon sa inyo dyan. So, tuloy na po natin. Itong liha na to, meron itong iba-ibang number. So, itong liha na to, number 36. Merong mas pino nito, ginagamit pang kinis, yung number 100. Pero, hindi ko yung ginagamit dito sa outdoors, kasi outdoor sandals ako. Hindi kailangan ng kinisin mabuti. So, sa mga sapatos, sa mga formal na sandals, kailangan nyo makinis na liha. Ito, kung makikita nyo, magaspang. So, itong ginagamit namin, pag magkikinis ng suelas, pag magliliha pa lang ng suelas, at tatanggalin pa lang yung mga sobra-sobra sa gilid ng suelas para pumantay siya sa EBA o dito sa goma. Kasi masyado matigas itong suelas, kaya kailangan namin yung magaspang na liha. Pagkatapos lihain ng magaspang na liha na to, nagamit naman kami ng bato. Magaspang din yung bato, pero mas makinis ang finish nito, ang output nito kaysa dito. Ito talagang super magaspang niya. Matalas siya, makakasugat siya actually ng kamay. Pagka nagkamali kayo ng pagliliha, bawa medyo absent-minded, so kailangan talaga presence of mind dito. Pag nadikit ito, hindi ako umiikot ito, sugat talaga yung kamay nyo. Minsan din, ingat-ingat din, kasi yung iba, nagkukover sa mukha ng mask. So, minsan damit yung nilalagay para buong ulo, nakakover. Minsan, pag nakawala sa isip, hindi nalapit yung damit, dumikit dito, iikot yun. So, masasama pati yung tela, so delikado. Kaya ingat-ingat pag nagliliha. Ito yung bato. So, naka-ready na tong bato na to. May butas na. So, ito nga pala, idinidikit to. Merong gantong extra na dinidikitan ito para malaki yung bilog. So, ito naman yung bato na ginagamit namin. Pang finish na to. So, magandang gamitin to kasi matagal siya mapudpod. Medyo may kamahalan nga lang, pero matagal bago palitan. So, yan yung ginagamit namin. Pagka natapos pala dito sa liya na to, kapag ipokus, ganito na yung magiging finish niya. Makinis na siya. So, itingnan nyo, ito. Makinis na yung mga tapos ng trabaho, ito. Ito yung ating rider nga pala. Rider din ito. Tapos ito ang ating layas. So, ito yung Hiker Plus. Hiker Plus pa rin. So, ganito na yung magiging kinis niya. Malinis na siya pag natapos na ang gamitan ng liha. Yung liha nga pala, number 36. Ito yung nabibili nito, dalawang klase, may magaspang siya kung may makinis. Yung makinis, hindi pwede sa outdoor sandals yun, pang mga formal lang yon. Dalawang klase siya. Tapos, susunod na papakita ko sa inyo, ito namang 888, sunod na video.
kung para saan naman ito, bakit kailangan ito. So, nagpakita ko na sa inyo, hindi ko naman tayo ulit natatapos para sa video na to. Magandang hapon, maging safe lagi, iwas na mahawa ng COVID, sana masurvive natin to. Medyo may kalabuhan pa kung anong mga solusyon dito. So, pansamantala, iwas-iwas lang muna, stay at home, magandang araw, maraming salamat.